Tataas na simula bukas ang singil sa SETEX. Ano naman kaya ang maging reaksyon ng ating mga motorista? Si Bien Manalo sa report. Bien. Rise and shine, Diane. Ilang araw bagong undas, tataas ang singil ng toll sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SETEX na pinangangambahang masusundan pa raw. Pero ang pamunuan naman ng NLEX, siniguro na patuloy na maghahatid sila ng maayos na serbisyo para sa ating mga motorista. October 17, tataas ang toll sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SETEX matapos ang provisional approval ng Toll Regulatory Board. Ayon sa North Luzon Expressway, 2020 pa ito naghain ng petisyon at dapat ay noon pang August 16 ipinatupad ang toll hike pero ipinagpaliban lang ito. Pero dahil provisional lang ang aumento sa toll, ay muli rin itong pag-aaralan ng TRB. Para sa mga sasakyang magmumula sa Tarlac City hanggang Mabalacat, Pampanga, 25 hanggang 75 pesos ang posibleng dagdag depende sa klase ng sasakyan. Mula naman Mabalacat hanggang Tipo Hermosa sa Bataan, tataas ng 40 hanggang 141 pesos. At mula Tipo hanggang Tarlac City, 65 hanggang 196 pesos ang aumento. Ayon sa TRB, posible pa umanong masundan ang naturang toll hike sa mga susunod na taon. Kasunod nito, tiniyak naman ng pamunuan ng NLEX na mananatili ang kanilang paghahatid ng dekalidad na serbisyo para sa mga motorista. Patuloy din ang kanilang ginagawang pagsasaayos para sa mas ligtas, maginhawa at mabilis na biyahe sa SETEX. Samantala, epektibo na kahapon sa ilang toll plaza ng NLEX ang 100% Radio Frequency Identification System o RFID Cashless Payment Dry Run. Kabilang dito ang Balintawak, San Simon Southbound Exit, Porac at Florida Blanca. Nadagdagan pa ang cashless collection dry run sa ilan pang toll plaza sa NLEX kasama na ang Ciudad de Victoria Northbound, Ciudad de Victoria Southbound, Santa Rita Northbound, Pulilan Northbound, Pulilan Southbound, San Simon Northbound, Mexico, Dau Southbound, Tabang at Angeles. Habang sa SETEX, ang Dolores at SFEX. Dayan, yung mga motorista na wala pang RFID stickers ay maaaring dumaan sa cash lane na ginagamit naman ngayon bilang drive-thru RFID stickering lanes. Ayon naman sa pamunuan ng NLEX, nasa 80 to 85. Alright, maraming salamat sa report, Bien Manalo.